Okay mga sisi, kararating lang ni Kuya Dave, galing sa palengke, open muna natin yung ating mahiwagang pintuan. Yan, shout out Kuya Dave. Ano yung dala mo? Ba't may supo? Tinapay yan? Tinapay. Ay, tinapay. Sure na tinapay. Okay, so mamaya mag-hold tayo kung ano yung mga napimali ni Kuya Dave. Meron pa yung nakalagay sa aking trolley bag. Banat, Kuya Dave. Banat. Okay. Kawawa si Kuya Dave. Pagod. Wait ka lang, Pupoy. Excited na si Pupoy. So, ang pinaka last ay ang mantika, mga sis. So, mag-a-update tayo kung magkano na ang kilo ngayon ng mantika. Uy, may uling pa pala. May uling kami. Saan mo binili yan? Yan, mantika. Dalawang container na oil. Mahal po. Mahal na naman? Alah, nagtaas na naman mga sisi. So, mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano na ang kilo ng mantika. So, dalawang container yan. Yan sa ilalim ng gas. Ay, shush, kanegosyo. Hello mga sisi. Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome ulit sa channel namin, Rose and Dave Channel. It's me, Ate Rose, ang tendera ng bayan. Okay, so for today's vlogs ay mag-haul ako dahil si Kuya Dave ay kagagaling lang sa palengke. So nakita nyo naman yung aking thumbnail na mga item na mabilis magpapalago ng ating sari-sari store or mabilis na magpapayaman sa atin. Okay, so mag-haul ako mga sisi. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga item na napamili ni Kuya Dave ngayon sa palengke. At meron pala akong mainit-init na balita kasi kabibili lang namin ng mantika ni Kuya Dave. So yan, mantika muna yung unahin ko. Nakabili kami ng dalawang container. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ang kilo na naman ng mantika dito sa lugar namin ay 105 na po ang isang kilo. So ang binibili ni Kuya Dave ay per gallon po. Per gallon po talaga ang bibili natin para malaki ang kikitain. Kasi nga pag kilo-kilo lang, nako, kunti lang yung kikitain. Maliit lang ang kikitain pag kilo-kilo. So, per galon, bibili tayo ng malaking galon at yun yung bili natin sa wholesaler. Okay, so sa isang galon po mga sis, depende kung ilang kilo ang laman. Pero itong sa amin ay 17 kilos po ang laman. Merong iba 19 or 20 kilos. Dito sa amin ay 17 lang. So, sa isang container, ang price is 1,775 po. Palm oil po ito ha. Kasi pag coconut oil ay lalong mahal, mas lalong mahal siya. So ang binili ni Kuya Dave, dalawang container, nagkakahalaga lahat ng 3,550 ako. Mataas na talaga ang mantika kasi si 105. So benta namin ngayon is 115 ang kilo. At meron akong hawak-hawak, ipapakita ko sa inyo isa-isa kung ano yung mga napamili ni Kuya Dave. Ito ay yung mga item na malaki yung ating tutubuin. Malaki talaga ang tutubuin natin dito. At i-share ko sa inyo doon tayo sa likod kasi nandoon yung iba pang mga napamili ni Kuya Dave. Okay, so keep on watching mga sis. Punta na tayo doon sa likuran. Okay mga sisi, nandito na tayo sa likuran. At uunahin ko ang bit-bit-bit-bit ko na supot kanina. Ang laman pala nito ay, tseren, ito ay ang shuglo. Bakit ko ba nasasabi na mabilis itong makapagpalago ng ating sari-sari store? Kasi nga, ang puhunan nito ay nasa 60 lang po. 60 tapos 12 pieces po siya, 120. O diba, malaki ang ating kikitain sa shuglo. At ang shuglo ay mabenta naman talaga sa ating sari-sari store. Next naman ay itong mga item na to mga sisi ay parang di lang halata. Pero sa totoo lang, aaminin natin, malaki talaga ang tutubuin natin sa ganitong mga item. Okay, next ay itong white glue. So, ang mga white glue mga sis ay mabenta pa rin sa mga kabataan kahit na sa bahay lang sila. Ang bili ni Kuya Dave nito kasi sa wholesaler siya, bumibili 10 pesos lang po. Dalawa na siya. So, 10 ito. Nagpabili ako sa kanya ng 20 packs. Ang benta namin nito mga sis ay 10 pesos. So, bawat pack ay meron din tayong 10 pesos na kikitain. O diba, malaki ang kikitain sa mga ganitong item mga sis. Dito tayo talaga makabawi. And then itong lighter, syempre alam nyo na din yan, malaki ang kikitain sa lighter. So malaki ang kikitain sa lighter, alam nyo na yan mga sisi. Next, dito sa amin, sa lugar namin ay maulan-ulan.
So, inutusan ko si Kuya Dave na mamili ng hanger. At yung hanger pala na may clip, yung pinabili ko sa kanya, yan o. Hanger na may clip, ito yung mga sinasabita ng ating mga panty. Alam nyo ba, yung hanger na may clip na nilalagyan ko ng mga gami at mask, yun yung gamit namin sa loob ng bahay. Kaya hinahanapan ako ni Kring Kring na, Mama, saan na yung hanger ko ng panty ko? Ginamit mo sa mga gami. So, ayan, nakabili na kami ng anim. Anim yung binili ni Kuya Dave. May magagamit na kami ni Kring Kring. So, anim yung pinabili ko kay Kuya Dave. And then, ito mga sisi, oh, may maghahanap din ito ng mga kabataan. Itong kinatawag nila na Magic Soyod. Magic Soyod ang tawag nito. Kasi napaka ano niya, maganda siya kasi kuhang-kuha daw talaga yung mga maliliit na mga alam nyo na sa mga ulo ng mga kabataan. Magic Soyod ang tawag nito. Kumuha si Kuya Dave. Bumili pala si Kuya Dave ng 2, 4, 6, 8, 10. 10. 10 ganito. Okay, next ay bumili si Kuya Dave ng hanger. Maraming naghahanap ng mga hanger, mga sisi. Ang binibili kong hanger ay ganito. Black po ang kanyang kulay. So, isang dosena po. Dati, ang benta ko nito ay 40 pesos. Di ko alam kung nagtaas na ba. Alam nyo naman na nagtaasan ang mga price ngayon. So, tingnan ko muna. Depende din kasi sa lugar, mga sisi, kung magkano yung bili natin. So, nasa sa inyo na po kung magkano po yung benta ninyo. Okay? So, ang binili pala na ganito ni Kuya Dave ay 6 po na ganito. 6 na hanger. Okay, next na nabili ni Kuya Dave ay ang cornstarch. Ayan mga sisi, 5 kilos na cornstarch. And then dito sa ilalim ay harina. So hindi ko na lang siya alisin mga sisi lahat ha. Yung kulay red ay harina po yan. So magre-repack tayo mamaya ng harina. Tapos ito dito ay mga kamatis. Kamatis, dapat may mga kamatis tayo na benta. Tapos itong sa ilalim ay mga tuyo. Itong goodbye head. And itong, ganun pa rin, tamban daw ang tawag nito. Same lang ang laki nila mga sisi. So, ito yung nabili ni Kuya Deb. Next ay itong mga plastic. Dito tayo sa mga plastic. Itong mga ganito namin ay ginagamit namin ito sa bigas, na 3 kilos na bigas. Tapos, 5 kilos and 10 kilos. Pero ito lahat mga sisi ay hindi talaga siya personal use namin. Kasi minsan may maghahanap ng mga plastic na cellophane dito sa aming sari-sari store. And then, bumili din si Kuya Dave ng mga ahos. Ayan, ahos and luya. Tapos, ito mga 3x10 na plastic na ginagamit namin ito sa mantika namin na tigti 10 pesos. Lastly is itong dilis. Ang dilis ay 244. So, ibig sabihin, 240 480 po ang kilo. Okay, sa mga sisi, dagdag ko na lang din itong brush and itong dress clip. Kahit papano, bibili tayo ng mga tatlo. Ayan, tatlong brush, tatlong clip. At least kung may magtanong na customer, meron tayong maibigay, di ba? Alam nyo ba, malaki talaga ang kikitain natin sa mga dry goods na katulad nitong pinapakita ko sa inyo. So, dagdag na lang din ito kita sa ating sari-sari store aside sa mga basic needs na palaging hinahanap nila araw-araw, palaging binibili. So, meron din tayong mga extra item na di lang siya halata na malaki din pala ang kikitain. Hindi naman ito, hindi naman tayo matakot na hindi siya maubos agad o matagal siyang maibenta kasi nga hindi naman ito ma-expire. At least, pag maghanap si customer, ay meron tayong maibigay. Okay? So, siguro ito lang muna yung update ko for today. At ako'y magpa-price pa nito mga pinabili ni Kuya Dave. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga subscribers namin, sa mga viewers. Thank you so much po. Paulit-ulit po ako magpapasalamat sa inyo at hanggang dito na lang. Kami ay may kasabihan na kapag may itinanim, may anihin, kapag may isunuksok, may madudukot. See you next vlogs po. Bye!